ako nasihan sa ginawa mong pasya, mahal kong anak. At kung paano mo inayos ang ganong suliranin, hindi ko nagustuhan. Kung pinatay ko ang lahat ng mga naging kaaway ko dati, malamang wala sa tabi ko ngayon ang iyong ama. Ang mga pinapatay lang, yung mga taong hindi mo napakikinabangan. Pag mahusay yung tao at may pakinabang, kailangan mo silang hikayatin na sa'yo pumanik. Hindi naman kaya na iniisip mo na sa akin na malakas tayo. Ganun ba? Hindi, mali yun. Marapat tayo ngayong tinatanggap dahil hindi tayo nagahari sa sila. Pag pinilit nating maging hari, hindi mo alam kung tatanggapin pa tayo o hindi. Naiintindihan mo ba, anak? Hindi tayo nabibilang sa sagradong angkan. Pero hindi man. Kailangan ang panig sa atin. Higit pa sa pumapanig sa hari. Pero mahal ko, Ina. Kami po ba niya, hindi pa sapat para... Roger, mabuti pa huwag ka na magsalita. Hindi lamang tayong tapat sa iyong ina, kaya kailangan mo yung paggapin. Marami kaming tapat. Subalit ang pagkakaiba ko sa kanila, lubos ang pananalig ko sa iyong ina. Malawak ang pananaw niya sa mundo at laging nasa katwiran. Kaya naman, tiwala ako sa kanya. Tungkol kay Dokman, yung Nangdo. Mukhang malalim ang ugnayan ng dalawa ng prinsesa. Napag-alaman ko na manggagamot ang prinsesa ang siyang tumitingin doon sa binatang Nangdo. Papantay ang virus niya. Ang kapangyarihan ni Michelle, pinahahanap ng hari yung pinagmumulan. Tama. May isang bagay po. Dapat na ibigay noon kay Haring Ginong ang maaring nirakaw ni Michelle. Kaya inutusan ng hari si Muno. Pinahahanap niya ng palihim kay Muno kung ano yung bagay na inagaw ni Michelle. Bulaklak ng plan ni Sadam? Eh, pihutong ninyo, bakit na sinulit yung dito? May kaugnayan po ba kay Michelle ang bulaklak ng plan ni Sadam? Ang bulaklak ng plan ni Sadam parating dito? Opo. Mahabang panahon na rin ang ginawa nating paghihintay.